Sa puntong ito, mga kapuso, makibalita tayo sa kasalukuyang sitwasyon sa Mangaldan, Pangasinan, kaugnay sa pangangampanya ng mga kandidato para sa barangay at sangguniang kabataan elections 2023. Nakatutok doon live si Claire Lacanilao. Claire, good morning. Good morning, CJ. Good morning, mga kapusong. Nagsimula na nitong October 19 ang campaign period para sa barangay at SK elections 2023. Kasabay nito, umarangkada na rin ang Operation Baklas ng COMELEC at PNP para sa mga campaign paraphernalias at materials na hindi nakalagay o nakapwesto sa common posting area. At para malaman ang iba pang detalye para sa barangay at SK elections 2023, makasama natin ang Chief of Police ng Mangaldan Police Station. Walang iba kundi si Police Lieutenant Colonel Roldan Kabatan. Sir, good morning and welcome to Mornings with Jimmy Regional TV, sir. Okay, good morning, Claire, sa ating studios at sa mga nanonood sa inyong programa. Okay, sir. Sir, kamusta naman, sir, ang naging operation po natin regarding sa pagbabaklas ng mga campaign materials at posters na hindi nakapwesto sa common posting area? Okay. So, noong October 20, sa pamumuno po ng ating COMELEC officer, si Ma'am Gloria Cagente at kasama ang kapulisan at yung mga volunteers natin, no, nag-conduct tayo ng Operation Baklas doon sa mga campaign posters na wala doon sa tamang kinalalagyan, yung common poster area na sinasabi natin. So, sa katapusan ng aming pagbabaklas, umabot po tayo ng almost mga 100 din na campaign material ang ating mga natanggal sa mga doon sa pinagbabawal. Una-una po dyan, may mga nakita tayo doon sa mga puno at saka halaman na pinaglagyan nila. Pangalawa, isang nakita natin doon is yung mga arko ng mga barangay, na which is public funded na establishment yun, na isa yun sa pinagbabawal. So yun yung mga nakita natin, and so far yun pa lang po yung natanggal natin. Siguro ang nakikita namin dito is yung siguro nautusan ng ating mga kandidato na hindi na briefing kung ano yung tamang paglagyan. Kaya yun siguro yung cost nung paglalagay nila doon sa mga bawal na paglagyan ng mga campaign materials nila. Okay, sir. Sir, how about naman yung mga nagsasagawa ng motorcade? Siyempre, nakaka-apekto to sa daloy ng trapiko dito sa bayan ng Mangaldan, sir. Okay. Sa motorcade naman, ang proseso dito sa Mangaldan is ang una-una is mag-secure sila ng permit. Yung request nila sa ating local government executive na ipapalabas o kaya i-approve muna yung nila doon sa motorcade, para po sa amin is magkaroon kami ng malalaman namin kung anong schedule, saan po yung motorcade, para makapag-assist po ang ating poso at yung kapulisan po sa daloy ng trapiko. Okay, sir. Short na mensahe or paalala na lang po sa ating mga kababayan dito sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan, sir. Okay. Malapit na yung paparating nating na eleksyon ngayong October. So, tayo po ay ang gawin po lang natin sa ating mga kandidato ay sundin po yung mga nakasaad na alituntunin sa ating halalan, at lagi po tayong sundin kung ano yung mga dapat nating gawin para po magkaroon po tayo ng yun, yung inaasam natin na matahimik at maayos na eleksyon ng barangay at SK eleksyon. Maraming salamat, sir, and welcome ulit sa Mornings with Jimmy Regional TV. Mga kapuso, nakasama natin si Police Lieutenant Colonel Roldan Kabatan, ang hepe o Chief of Police ng Mangaldan Police Station. At yan muna ang latest dito sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. CJ. Maraming salamat, Claire Lacanilao.